Hi guys! So I'm so excited! Ito ko ang sumigaw pero hindi ko magawa. Kasi guys, stay off natin ngayon. Alam nyo yun. Pero syempre, may camera dito kasi kaya hindi tayo pwede magluko-luko. Okay? Sobrang saya guys. Sobrang saya lang pag day off. Kasi makakapagpahinga ka. Ma-re-relax yung isip mo. Hindi ka mag-isip kung lulutuin mo. So, today is Sunday. Sunday nga. So, ang na-miss ko guys, ang mag-kumain ng init. Uy, wala akong payong. Hindi ako nagdala ng payong guys. Kasi nga, mabigat yung bag ko. Tsaka puno na yung bag ko. So, baka hindi nag-day off si ate Celeste, yung friend ko guys. So, kagabi pa ako nag-crave ng ano guys. Uy, ng chicken. So, gusto kong kumain ng fried chicken. Ang kaso, kasama ko ngayon si Wilma kasi mag-charge pa daw siya guys ngayon. Doon ko na lang daw siya antayin sa dati naming tagpuan, doon sa tower, Orchard Tower. So, doon sa may mga murang pagkain. So, tamang-tama, may chicken naman sila doon. Ang kaso, iba pa rin yung chicken na like sa Jollibee, KFC, McDonald's. So, iba pa rin yun guys, yung crispiness ng chicken na meron sila. So, doon kasi, Chinese style kasi yung chicken doon sa doon sa mura na kinakainan namin guys. So, tingnan ko na lang mamaya. So, doon ko daw kasi siya antayin eh. So, sabi ko naman, so, magpadala muna ako ng pera kasi nga, yung ate ko nanghihiram sa akin ng pera. Pambili daw ng rice cooker kasi nasira yung rice cooker nila. So, kailangan ko din magpunta sa Orchard kasi para mag-load. Wala na akong top up, guys. Kaya, kailangan ko mag-top up para pag nasa labas ako, diba? Kasama ko si Duday. Kahit pa paano matext ko si Dadang. Si Dudong pag may mga tanong ako. So, wala tayong choice, guys. Kundi ang gumastos para sa load. So, dito na lang muna tayo mag-antay kasi mainit din na bago. So, andito na ako sa Orchard, guys. So, ayan. So, kalit. Napapunta na ako sa Orchard. Lucky Plaza. Pero, mag-withdraw muna ako ng pera kasi nga, $10 na lang yung pera sa wallet ko. So, kailangan kong padala sa ate ko. So, mag-withdraw tayo ng $100. So, yung pera doon. Kasi, natira doon, pinaka-allowance na lang din natin. Next, na day off. Oo, kailangan ko mag-prepare. Maraming tao. Isang day na yung day. So, maraming tao guys. So, dito na ako nag-withdraw sa labas ng shopping mall, Lucky Plaza. Kasi meron din namang isa doon guys. Ang kaso nga lang, maraming pila, sobrang haba ng pila doon kasi marami din nag-withdraw. Kaya okay dito kasi wala masyadong yan, konti lang nakapila ba. Mga isa, dalawa, pang apat na kagay. At saka may dalawang ano din. Doon marami din naman ang kaso, marami din naman. Ayan guys, naka-withdraw na ako ng $100. Pupunta lang tayo dun sa remittance sa loob ng Lucky Plaza para makapagpadala na tayo ng pera at makapunta na rin ako doon sa Orchard Tower para ma-meet ko yung aking friend doon kasi kakain kami ng lunch. So, i-check din natin guys kung magkano yung palitan kasi chinek ko siya sa Google. Sinerge ko siya sa Google na sa 38 point something lang ata siya guys, mababa lang siya. So, syempre, kukunin pa ng mga nagpapa-remit ng pera yung porsyento nila, diba? Mga 20 cents or 30 cents, depende kung magkano yung kuha nila. So, mga 37 na lang, 37 point na lang, 80 siguro, or yung iba 70, ganun. So, check natin guys, kasi hindi pare-parehas yung remittance. Yung iba mas malaki yung palitan, yung iba naman mababa. So check natin doon sa pinapadalhan ko ng pera. So daming tao guys.
hindi naman nakakagulat kasi ganito pag Sunday. Sobrang daming tao. So, pasok lang tayo. Doon ako na-excite kung magkano yung palitan doon sa remittance na pinapuntahan ko pala. Kasi doon ako pinaka-register guys. Saka, mas mataas sana yung sa pagkabiling sa MoneyGram guys. Mas mataas doon kung para doon sa pinapadala ko. Ang kaso kasi doon na ako nakapag-register sa kabila. Tsaka mas marami kasi yung tao sa mas mabili. Kasi pag doon kasi sa MoneyGram guys, sabang haba pa lagi ng pila kasi marami din nagpapadala doon kasi nga mas mataas sila. Yun din yung naka-hustle sa ano. Minsan pa nagmamadali ako. So yung time yung sinisave ko dito guys. Kasi minsan pa nagmamadali ako tapos ang haba ng pila dito. Pero sayang din. Sa totoo lang sayang din. Dito na ako guys sa MoneyGram. Pero hindi ako dito magpapadala. Yan. So 38 ang palitan. 38.08. So ang palitan dyan is 38. Dito naman sa katabi ito kung saan ako nagpapadala is 37 nga lang guys. 37.90 lang guys. Pero kahit pa paano in-expect ko 37.80. Pero unexpected kasi 37.90 lang. Tumaas ata ngayong araw ng konti. So pila mo na tayo. Pinakalat tayo. So meron pa naman isa. Mabilis dito kasi yun naman yung pila dyan sa kabila, oh. Tapos doon sa kabila. Dito medyo maikli-ikli. At saka dati kasi nung hindi pa nagsa-COVID dito, sobrang dami talagang nag-a-assist dyan sa counter. Kaya mas mabilis. Ngayon parang kumunti na sila. Mga isa, dalawa, tatlo, apat na lang ata or lima. Kung para dati ang dami nila sa loob. Na ako magpadala guys. So, nagpadala ko $70. Kasama na charge na ako $5. So, dito kasi is 37.90 ang palitan ngayon, ngayong araw na to. Kasi everyday na nagbabago yung palitan guys. So, doon naman sa kabila sa MoneyGram, mas mataas, 38.08. So, 18 cents din ang taas nila kumpara dito sa remittance sa pinapadalan ko. So, mga nagtatanong kung saan yung mataas na remittance or palitan. So, ang alam ko kasi ang pinakamataas para sa akin kasi itong nasa kabila. So, sa MoneyGram kayo magpadala guys kung hanap nyo mas mataas. Ito yung alam ko. Hindi ko alam sa iba guys eh. So, hindi pa ako nakakain. Hindi ako nakakain ko. So, binigyan pa ako ng babae yung sa counter na guys, now open. Open sila. Now open. Oh, may aristocrat na din dito guys. Hala. Sarap sana itry ito eh. So, open daw sila. Aristocrat. So, ayun guys, kung gusto nyo i-try, Aristocrat. So, ano, ang tawag dito? Inalo ko na sa inyo, ang tawag dito guys? Inalo ko na sa inyo yung ano nila, yung stall nila. So, now open, Aristocrat. So, number 03, third floor guys. Ayan, third floor. Pwede ka mag-elevator pag hindi. So, meron silang balon. Bulaluhan, silugan. Manukan, kakanin, at pastis, palamigan. So, kung na-miss nyo pagkain Pinoy, so, punta lang kayo dito. Diba, in-endorse ko na yung kanilang, ano, kanilang bagong open na, ano, business. hindi ka makakain ngayon dito, kasi, although gusto ko, kasi miss ko yung pagkain Pinoy. Kaso, yung kaibigan ko, may usapan na kasi kami na, doon kami kakain sa Orchard Tower, so hirap na ma-cancel yun kasi napag-usapan na. So baka next time na lang sabihin ko sa kanya, open up ko sa kanya tong ano, bagong bulaluhan. Kasi mahilig sa bulalo yun guys. Thank you. So mamaya i-alok ko sa kanya kung gusto niya sa personal day off. So forward ko muna tong ano guys, kung aking pinadala na pera para makuha na ng ate ko. So yung see you mamaya na lang. Di pala next vlog. See you na lang mamaya. So, papunta na ako sa Orchard Tower, guys. So, sa totoo lang, pinipilit ko talaga mag-save ng pera, guys. Kasi gusto kong umuwi sa Pinas, mag-bakasyon. Kasi, nabanggit sa akin ni Dadaang na pwede naman ako mag-bakasyon daw ng 2 weeks.
Pilipinas. So, hindi ko lang alam kung joke ba yun o seryoso ba siya. So, pero kinukonsiderate ko pa rin yan kasi gusto ko siyempre sino ba naman ayaw umuwi guys, diba, sa Pilipinas para magbakasyon. Kaya sabi ko, kailangan ko makapag-ipon ng pera para makauwi ako ng Pilipinas. Kaya sikasusin din ako doon guys. Sabi ko sa inyo, bibili ako ng bahay. Kahit wala akong pera, bibili akong bahay. Na-addict-addict man ako sa bahay. So, marami kasi ngayon guys, huwag na natin mention yun, huwag na natin pausapan yun. So, basta in short, gusto kong umuwi ng Pilipinas guys. E, syempre, para makapagbakasyon. Sino ba namang ayaw magbakasyon? Uy, para makapagpahinga guys. Nangalay yung kamay kong habak ng camera. Diba? Since si Dadang, willing akong bigyan ng 2 weeks, another 2 weeks na vacation kasi magbabakasyon daw sila sa November pag open na yung ayan, para makita niyo din yung view guys ng mall. Ay, it's hotel guys. Marriott Hotel kung gusto nyo bakasyon dito sa Singapore. So, ayan. Marriott Hotel. So, sumataginting din na ano yung ano dyan, yung bayad. Kasi Marriott maganda at saka sikat din na hotel dito sa Singapore. So, asan sa batalyan? Sa Malgol? Doon ako. Ay, asan ako? Ay, nalagpas. Uy. Nalagpas na ata ako. Asan na ba ako? Uy. Ang hirap. Nagdadaldal ako. Eh. Naliligaw ako. Ay, sige. Doon sa kabila. Ah, so dito pala. So, sige. Doon pa pala sa kabila. So, asan na ba yung topic natin, guys? So, yun nga. Since binibigyan tayo ng chance na makapagbakasyon sa Pilipinas, i-grab natin yung opportunity. Ang kailangan na natin is, syempre, may budget tayo pag umuwi tayo sa Pilipinas para hindi tayo magutom. Sira, escalator. So, hindi pa nagtitext yung friend ko, guys. Hindi ko alam kung asan na siya. So, yun ko muna to guys sa itong aking video. Baka malaglag ako dito sa escalator ba? So, yan yung pagkain guys. Ang daming option guys. Sasarap pagkain nila. Yan guys, ang aking in-order. So, hindi ko na napansin guys. Napadami na pala yung order ko. Uy. Parang pork chop siya na Chinese style guys. At saka yung manok guys. O ma-fried. At saka may gulo. At saka nag-mindo ako guys. Hindi ko na talaga kaya yung gutom guys ba? So, wala pa dito si Wilma, guys. Eh, hindi ko na talaga kaya yung gutom ko. Kaya kakain muna ako. Kakain muna ako. Nauna ako sa kanya. Kasi dati, pumunta siya dito. Nauna siya. Kumain na din siya, guys. Napangalwahan ng plato nung dumating ako. Bahala siya sa buhay niya. Sabihin ko, gutom na talaga ako. Hindi ko na kaya gutom. Natat naman si Nardin. Sobrang dami. So, hindi ko pala napansin. Magkano pala yung bayan natin? $50. So, parang yung sukli na lang sa akin. $1 na lang. What pa? Mas mahal na sa akin. So, $9 to. Kasama yung Milo, guys. Kasi nga, ang dami ko in-order ng ano, ay na karne. Sobrang katatawan ko sa karne, guys. Kasi na-miss ko talaga yung karne, guys. Ano kung bakit. Alam mo yun, kininito ko naman sa inyo, diba, na si Dadang at si Dadang hindi mahilig sa mga karne-karne. Kaya ayun, na-miss ko talaga yung karne. Makain naman ako kahit paano ng karne. Yung mga halo-halo lang ba sa gulay. Pero hindi katulad dito talaga na fried talaga siya guys. Tapos marami kang kakainin. Na-miss ko siya guys. Kain muna ako guys. Kasi gutom na talaga ako. So hi guys, andito na kami. Maghanap na naman kami ng malalatagan. Kaya nga, meron nga doon. Ang kaso, o tara. So, sabi mo, dito eh. Ha? O doon o, sa may isang puno doon. Doon tayo maglatag. So, maglatag kami doon, guys. So, marami din naglatag-latag dito, guys. So, marami din natutulong. Nagpapahinga dito sa day of Somerset to, guys. Ngayon, dito si Wilma naghanap ng ano. Pwesto. Uy!
So, naglatag kami dito guys kasi bumili kami ng beer. So, tingnan mo, be. Tatalon pala tayo dito, be. Sus, ginoo. Halo. Sus, ginoo to si Wilma, oy. So, ito guys, oh, kailangan namin tumalon. Sige na, be. May bit-bit siyang beer, oh. Oh, tingnan mo, tingnan mo. Ah, ako kaya. Ah, ay, hindi talaga. Hindi pala kaya tong ano. Hindi pala to kayang talunin kasi malalim siya. So, baka mahulugan tayo ng ano dito, beba. Masakit ang ano dito. Luna. Ha? Luna. Tara. Maraming ano, oh, yung parang bola-bola. So, doon na lang kami sa kabila. Kita yung singit ko nito, be. O, tara, dito tayo. Ay. So, dito kami guys, pipuesto. Kasi maraming bulaklak na laglaglagan dito. Ay, dito mo ginusto eh. Akala ko maganda. Pero okay naman ah. Yun nga lang, pababa siya. So, marami din guys. O, naglatag-latag din. Ay, dito na nga. Dito na? So, dito kasi walang masyadong naglatag. Ito yung aming binili guys. Binili ni Wilma. Ang baho ng higaan nito. Baho latag niya. Hindi marang malumog. Hala eh. Mo siya na yung pinagdalhan, nagreklamo pa. Hindi ka nga nagdala ng panlatag sa buong buhay mo eh. Oh, ayos ka din eh. Nidala naman. So, ito yung binili namin guys. Kanina, yung isang apat din yung bibili, diba? Ay, 6 pala ba eh. $9 lang siya, mag $10. Ano naman yun, 1% alcohol. Ito naman binili namin. Pinalitan ko guys kasi may nakita ako na ano, 4.5. Ganito yung iniinom ni Dudong sa bahay guys. Yan, baho talagang higa. So ito yung ininom ko dati be. Sobrap niyan be. Sa totoo lang, masarap yan. Sarap. Guys, bubuksan na natin. Ay, magulo kasi. Sabi niyang ganun pa kayo. Wala daw kaming pagbukas. First time expert. First time ko magbukas nito, babe. Ayusin mo yan. Hindi ako marunong. Kita mo? Animal ka. Akin na, ako daw. Matry. Uy, maano yan. Nawakan mo. So, tingnan natin si Wilma kung marunong siya. Ayan, expert yan guys eh. Expert yan siya. Wag mo naman, wag mong itap, baka mamaya lahat mabuhos ba ah. Sabi kasi sa iyo walang pambukas eh. Yun lang. Ay, ibig sabihin, hindi tayo makainom. Si Will pang guys. Ano be? Okay ka ba dyan? Okay na, itry ko doon sa may puno, be. Be. Yeah, ibig sabihin niya, hindi talaga marunong magbukas. Hindi manginginig. Oo. Akin na. Ay, kaya. Dito talaga, sa puno. Pasaway. Wait lang, wait lang. Uy, talaga nilagay mo sa sapatos ko. Uy. Huwag mo na dyan! Ah! Bilis! Ayan guys, oh. Ginami ko yung susi. Ano? Kaya pa? Dami. Ah, oy! Aray! Aray po! Akin na! Ako na! Ako na! Tingnan mo! O, ako na magbukas! Awa ka muna ng susi. Nasugatan na siya guys. Bakit ka? Tragis. Yun. Mamawala yung susi ko ah. Ay, ano, tissue? Tissue, wala na akong tissue. Naubos na yung tissue ko. Uy.
Ang binigay mo talaga sa akin, yung ibak mo mundo sa akin. Hindi ko napansin eh. Oh. Tissue, Lia. Wala nga akong tissue. Hindi na may tissue. Tingnan nyo, nabuksan nga namin siya guys. At kaso, kalat mo. Kalat naman namin, oh. Puro na ano, oh. Bilanggam ka. Puro basa. So, punasan muna natin ito. Ang sakit, ang hapti. Eh, kasi naman, eh. Inano mo sa ano mo, kamay mo yung susi ba na kadali o yung ano, takip? Susi, malamang. Ay, susi, hindi. Yung takip. May susi pala ito eh. Malamang, hindi ako makakapasok ko gulo. Grabe ba, nauhaw ako ba, ang sarap. O, diba was naman? Ah, sarap. Sarap talaga kasi apple yan eh. Masarap tapos mamaya. Tulog kami nito, dalawang bote. Tigdalawa lang naman kami, apple at saka ano ba, watermelon yung binili namin guys. Sarap. Diba masarap siya? Ano ba flavor to? Apple. Diba ba masarap? Masarap siya guys. So tagay-tagay muna tayo guys. Tapos mamaya baka... Sigurado pagkatapos nito, be, mahilo ako, be. Idlip tayo, no? Ito na ako, guys. My God! Anong oras na to? Oh, mag-alas. Alas 8 na, guys. Tingnan nyo. Oh. 8:26 na. So, pasok pala ako ng condo. So, kababa ko lang ng bus, guys. Sa totoo lang, guys. Sobrang sakit talaga ng tiyan ko. Kanina pa to sa Lucky Plaza. Sabi, pagkatapos namin mag-dinner ni Wilma, sabi ko, punta muna tayo CR. So, ayaw naman. Sabi niya, late na tayo, late na tayo. Sabi ko, sabi niya, ganun, late na tayo, late na tayo. Kasi, syempre, binibigyan din niya ng coffee yung sarili niya. Syempre, ayaw niyang may masabi sa kanyang employer niya. So, sabi ko, sabi niya, ganun, andito, andun na daw siya sa bahay niya. Ako, andyan pa ako sa bus. Sabi ko, andito pa ako sa bus. Nag-anday ng bus, bae. Ganun. O, ba't hindi ka nag-CR dyan sa ano? Sa, puro sa CR tayo, no? Hindi ka na lang nag-CR dyan sa mall, no? Ay, oo nga pala, no? So, nakafocus kasi ako sa bahay. Gusto kong umaka-uwi na agad-agad sa bahay. So, pag ano ko, guys, pag pila ko doon sa bus, so, kaalis lang pala ng bus, sabi ko, mahaba-haba pa itong maantayin ko. So, andito na ako, guys. Kaya, ay, nalasing kami. Siya, kasi nakaubos ako ng dalawang ano kanina, guys, bote. So, ang sakit talaga ng sumakit yung ulo ko kanina, inaantok talaga ako pero hindi ako makatulog kasi sobrang init. Si Wilma naman, sobrang sakit ng ulo niya kasi ay first time ata niyang uminom ng medyo mataas-taas na percent ng alcohol, guys. So, ayun. Sa wakas, andito na talaga ako sa bahay, guys. Sa condo. So, hindi ko alam kung anong nangyari kay Duda. So, see you on my next vlog na lang, guys. Sana nag-enjoy kayo sa aking vlog today. So, see you on my next vlog. Bye!